Tuloy! Bakit tila siyang nagising? Akala ko ba, sabi niyo sa amin, wala na siyang brain activity? Hindi ko rin magpaliwanag. But there are studies that show that ang pakikipag-usap, ang paghaplos at paghawak ay nakakatulong sa isang comatose na pasyente. Clara? Why are you still awake? Problem ka ba? Sinusumpong lang siguro ako ng insomnia mo. I think I can help you with that. Bumalik siya sa'yo. Alam mo kung bakit? Gusto ka pa niyang makasama. Everything happens for a reason. Wait lang po, sir, ha? Tatawagin ko po muna si Madam Sophia. Upo muna po kayo. Salamat. Attorney! Attorney Sungit. Napasyal ka ulit. Kanina ka pa ba? Sorry to keep you waiting. Okay lang po. Ma'am Sophia, sino po yung nasa loob? Yung staff member ko, remember I mentioned her to you? May sakit kasi siya. So, in the meantime, habang nagpapagaling, diyan muna siya sa kwartong yan. So, to what do I owe this visit? Ma'am Sophia, I'll get straight to the point. Totoo po bang part owner kayo ng business ni Greta V? Yung Bellatrix Clothing Store? Tinumbok mo nga talaga. Abogado ka nga. Ma'am Sophia, I'm sorry. I just want to know the truth. Yes. I'm a part owner of Bellatrix. Okay, so ibig sabihin hindi lang kayo basta client ni Greta. Right? So gaano ko po siya kakilala? Quite well. So pwede din ba akong magtanong kung bakit ka interesado sa kanya? Okay. Nakausap ko kasi yung best friend ni Gigi. At may theory siya kung anong real identity ni Greta. Theory? What theory? Ma'am Sophia, si Gigi at si Greta, iisa lang po ba sila? Wait a minute. Did I hear you right? Si Greta at si Gigi ay iisa? Attorney, hindi ko alam. Marunong ka palang magbiro. Actually, I'm serious. Okay? Yung sabi po ni Donna, sigurado po siya sa theory niya. That's ridiculous. How can Greta be Gigi? Sa itsura pa lang, layo-layo na. And they're so different in many ways. Sigurado po ba kayo? Of course. Greta studied abroad for a long time. And it was there that I met her.
Doon, nakita ko ang potential niya. So, I offered her a job. No, a partnership, in fact. Sabi ko, alika, magbukas tayo ng business. Thankfully, pumayag naman siya. So, we came back to the Philippines and opened up Bellatrix. Ganon ko siya kakilala, attorney. Kaya imposible ang mga sinasabi mo. Okay. Pasensya na po, Sophia. Mauna po ako. Thanks for dropping by. Ate, pakilagay na lang po sa may labahin. Ma'am, ginawa niyo na naman trabaho ko. Dok, nanay ko naman po yung inaasikaso ko. Kaya hanggat kaya ko pong alagaan ang nanay ko, gagawin ko po. Okay, mag-alala. Hindi ko naman po ibabawas din sa sahod niyo. Swerte ng nanay mo sa inyo. Sige po. Sigurado ako na hindi na ipagpipilitan ni Attorney Eric na ikaw si Greta. Tita, sa pagkakakilala ko kay Eric, enuknukan po ng kulit yun. Hindi po yun magpapaawat. Ang inoworry ko nga, tita, baka sa kakaimbestiga niya, malaman niya yung totoo. Ako nang bahala sa kanya. Yeah? I know he's smart, pero kailangan lang maging one step ahead tayo sa mga ginagawa niya. I'll take care of him. That's my job. Now, ikaw, kailangan mong mag-focus sa mga plano natin laban sa Elite Squad. At habang nagpapagaling ang nanay mo, ituloy mo ang mission mo. Huwag kayong mag-alala, tita. Ngayong nakikita ko yung unti-unting paggaling ni nanay, mas dodoblehin ko po yung effort. Ngayon, mas ginaganahan akong pabagsakin silang lahat. At nagpakasal na nga si Ramil at si Daisy. Mula noon, nagsama na sila ng panghabang buhay. Ngayon, natapos ko na pong basahin. Pero bukas iba naman, Nay. Pero ngayon, matulog muna tayo kasi inaantok na po ako. Good night, Nay. Love you. Nay? Nay! Nay, ako po si Gigi. Nay, gising ka na, Nay. Gawa na ko. Nay, ako po si Gigi. Hindi ko si Gigi. Nay, ako po si Gigi. Ay, sobrang saya ko. Gumaling na po
kayo na yung buti na yung nagising na ako kayo. Miss na ko yung boses niyo. Hindi. Hindi ka si Gigi. Naiyak ko ko si Gigi. Naiyak ko po si Gigi. Nay, alam ko na iba lang po yung itsura ko, pero hindi niyo po ba ako nababasisan? Ako po to. Nay! Ako po si Gigi! Nay! Ay, naku, Diyos ko! Sorry, Nay. Ako nga po si Gigi! Nay, ako to si Gigi! Kahit iba ko itsura ko, bakit hindi niyo ako nababasisan? Ano, pabayaan niyo ako po kung magpaliwanag. Hindi ka anak ko. Sino ka? Ani! G! Gigi! Ilabas siya anak ko! Gigi! Ako ko! Ilabas siya anak ko! Ilabas ka! Sino kayo? Hindi ako kalala ni nanay. No! Tawa niyo ako. Hindi dalawa mo ako. Ma'am, excuse me. Kami na pong bahala dito. Mas lang na i-stress yung pasyente. What happened? Ito, nagising na po kasi si nanay kasi hindi niya ako nakilala. Di ko alam kung nasobra lang ako sa excite kaya hindi ko na-explain yung sarili ko na maayos. Pero sasabihin ko naman sa kanya yung totoo. Ayaw niya maniwala sa akin. I knew this was going to happen. Pero Gigi expected naman to eh. Because, look at you. Ibang-iba na ang itsura mo. Kahit naman ako, kung ako ang nasa sitwasyon ni Luisa, magugulat din ako. Tito, kasalanan ko din kasi nagkamali ho ako nung pag-explain ko kanina. Pagkagising na pagkagising niya, hindi ko po alam kung paano po siya kakausapin kasi hindi niya po ako nakilala. Tita, mamaya po sasabihin ko po sa kanya yung totoo pagkagising niya. Sasabihin ko sa kanya kung bakit ganito yung itsura ko kasi nagpa-plastic surgery po ako. I don't think that's a good idea. Why not? Magulo pa ang isip ni Luisa. I advise huwag munang magbigay o magbombard ng mga bagong impormasyon. Galing lang yun sa matinding trauma. And she's still in distress. Tuloy-tuloy pa rin ang distress niya. Eh, paano po ako makikilala ng nanay ko? Hindi ko po sasabihin yung totoo. Alam kong sabik kang makilala ka ng nanay mo. Pero kailangan unti-untiin muna natin. Pagka mabigla siya, malilito. Pag nalito, baka magwala na naman siya because of agitation. So, what should we do? Therapy is still the best. And she'll regain good condition, both mentally and physical, in no time. But that we can do at home. But we need to send her to the hospital. We need to run some tests. Kaso, Doc, lalabas ang nanay ko. Baka may makakilala sa kanyang iba. Baka kung ano, mapano na naman siya, Doc. Tita. Don't worry. Meron akong kaibigan na direktor ng hospital. Kakausapin ko siya na we have to bring Luisa in, run her tests, pero kailangan maging discreet siya. I guarantee you, walang lalabas na information tungkol sa nanay mo. Okay? I'll give her a call para maset ka agad natin ang appointments for Luisa. Hey, miss. Okay ka lang? Kanina pa kasi kita tinitingnan. And parang kailangan mo na makakausap.
No, I don't. Kaya pwede ba? Just leave me alone. I'm just being friendly. Besides, parang kailangan mo ng company right now. Okay. Sabihin mo na lang sa akin. How much? Excuse me? I said how much? Kasi na-recognize kasi kita. Di ba ikaw to? Sa itsura mo pala, you can't afford me. Kaya pwede ba just get out of my face? Huwag kang choosy. Sira na karir mo, in-expose ka na. O sige, bibigyan kita ng 5K for tonight. Okay na yung presyo na yun para sa'yo. Stop! Akala mo kung sino ka? Ipokpo ka lang naman! Palabok ka mo! Kapal mo! Gigi, I think it's best na lumayo na muna ako. I can't stay here anymore. Oh, dito gabi na ho, saan pa po kayo niyang pupunta? Doon na muna ako sa isang bahay namin ni Joaquin. Bahay niyo rin naman ho ito eh. Bakit kailangan niyo pa ho umalis? Gigi, you don't understand. Kapag nagising si Luisa at nakita niya ako, maguguluhan siya at baka lalong lumalapang sitwasyon niya. And I'm sure marami siyang itatanong sa atin. We can't let that happen. Narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? We cannot complicate things for Luisa. Sige po, tita. Maraming salamat po kasi concerned pa rin po kayo kay nanay. Will you be alright while I'm gone? Hindi ko po alam. Kasi hindi ko na po kinikiri yung mga pangyayari. Kaya gaya po kanina, nagising naman si nanay. Pero hindi ko naman po siya mayakap. Sa ngayon, hindi pa. Pero mangyayari din yun. Gigi, nakapagtiis ka nga ng mahigit isang taon, ngayon ka pa ba maiinip? Huwag ka na malungkot. Dapat nga matuwa ka because your mother is on the road to recovery. Alam ko, hindi ito ang ine-expect mo na mangyari. But don't worry. Maayos din at babalik ang lahat sa dati. Kaya tama na yung iyak mo. Maybe you have something for me. Guys, anong modeling gig? Please, I'll take it. Gusto lang naman i-redeem yung sarili ko eh. I'm so sorry, Allison. Hindi kita mabibigyan ng trabaho. Well, ang hirap mo na kasing ma-book ngayon. Especially after your recent scandal. Sabihin mo, stupid ka lang talaga! Let me remind you, ah, na hindi ka magiging manager, kundi dahil sa akin. Pinakilala lang kita before sa mga connections ko, tapos ngayon, ganyan ka na sa akin? You know what? You can go to hell! Ate, ate, tama na yan. Huwag mo lang isipin yung mga nangyayari. I love you. Know nothing! Hey, pwede ba just leave me alone? Sabi mo, umalis ka na! Get out! Leave me alone! Nay,
Ako po, doktor ninyo. Dadaling ko kayo sa ospital at para ma-check up kayo ng mabuti, ha? Ayoko. Baka mamaya makita ko ng mga taong gustong pumatay sa akin. Para po sa ikakabuti ninyo to. Ayoko. Malis na lang kayo. Yung anak ko si Gigi, buhay ba? Nakaligtas ba siya? Hi, tita! Ako po si Greta. Kaibigan po ako ni Gigi. Sigurado ka? Baka mamaya kalaban ka, ha? Hindi ho. Kaibigan po talaga ako ng anak niyo. Kung totoo yan, asa si Gigi? Gusto ko siya makausap. Nasa ospital lang ho siya. Nagpapagaling lang ho. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung totoo yan, dalhin mo siya dito sa ngayon sa akin, oh. Parang awa niyo na. Gusto ko makita yung anak ko. Sige, Dok. Ipakausap niyo po ako sa kanya. Nay Luisa, para po sa inyo. Sige po. Hello? Hello, Nay. Gigi, anak? Ikaw ba yan? Gig! Opo, Nay. Ako po to. Ako po si Gigi, yung nag-iisa niyong magandang anak na magandang dilag. Diyos ko, buti na lang buhay ka. Buti na kaligtas ka. Ako, salamat sa Diyos. Makikita din kita. Opo, Nay. Makikita rin po tayo. Basta magpagaling lang po tayong dalawa. At pag nagkita na lang po tayo, tsaka na lang po ako mag-e-explain, ha? Basta ngayon, Nay, magpadala na ho kayo sa ospital. Ha? Paano? Kay Greta ho. Si Greta po, mapagkakatiwalaan. Siya na po munang bahala sa inyo, okay? O sige, anak. Lahat naman gagawin ko eh. Basta sabihin mo, para magkasama na tayo. Anak, mahal na mahal kita. Nanay, mahal na mahal din ho kita. Kailan naman napakalapit na ng nanay ko, pero feeling ko napakalayo pa rin niya sa akin. Sabi ng anak ko, mapagkakatiwalaan daw kita. Aba, oo naman ho, syempre. Ano po bang gusto niyong gawin ko para mapatunayan ko po sa inyo na mapagkakatiwalaan po talaga ako? Gusto niyo mag-tumbling ako, mag-split, lahat po. Kayo lang po kasi matatakbuhan ko. Kailangan ko po ng tulong mo. We can't help you. Walang clients dito for your slot, sister. Sino ba ang meeting mo? Ba't kailangan mo pa magsinungaling sa akin? Can you please stop accusing me? Hindi na nakakatawa yung pagiging paranoid mo, ha?